Hi, Miko Famati, Myra here. Di pa rin ba dumarating yung Philsys ID mo like me? Di alam kung kailan darating? Naku, worry no more kasi meron ng printed e-fill ID. Ano ba tong printed e-fill ID? Anong kaibahan niya sa physical fill ID? Saan siya pwedeng gamitin? Sino pwedeng maka-avail nito? Anong gagawin to claim? May bayad ba? Naku, kadaming question. Oy, ako sa inyo. Watch na itong video kasi sasagutin natin yan. If you're interested, please keep on watching. Sa mga waiting pa rin na dumating yung physical fill ID nila kagaya ko, alam nyo ba na pwede tayo maka-avail ng printed e-fill ID? So ano nga ba yung printed e-fill ID? Strategy po ito ni PSA that allows us to immediately enjoy the benefits of being Philsys registered. By the way, printed e-fill ID looks like this, guys. Printed lang siya on a piece of paper, and ito yung digital version po ng fill ID. On the other hand, yung physical fill ID card looks like this. So, naka-card siya talaga. Yung pinaka-difference lang naman nila, yung itsura lang nila, yung isa nasa bond paper, yung isa card talaga siya. Pero pagdating naman sa functionality and validity ng card, pareho lang po sila. Kaya you don't have to worry kung for example, kailangan mo ng valid ID sa government or private transactions mo or kung mag-o-open ka ng bank account, syempre kailangan ng valid ID. Pwede mong gamitin yung printed e-fill ID for that. Sa madaling sabi, itong printed fill ID ay ginawa para magamit na natin siya kahit wala pa tayong physical fill ID card. Siguro na-anticipate na ni PSA na matatagalan pa yung ating physical fill ID. Kaya for the meantime, pwede natin gamitin yung ating printed e-fill ID. Pero sino ba yung pwedeng mag-avail ng printed e-fill ID? Guys, kung hindi ka pa naka-receive ng physical fill ID mo, ayan, pwede kang makapag-avail ng printed e-fill ID. Pero guys, as of recording, hindi pa siya available sa lahat ng nakapag-step 2 na ha sa Philsys Registration Center. Makaka-receive pa rin ba tayo ng physical fill ID card kahit meron na tayong printed e-fill ID? The answer is yes. For every registered person, meron ng physical fill ID card na inallocate dyan. Itong printed e-fill ID naman kasi ay ginawa para for the meantime, while waiting for a physical fill ID, ay meron na tayong magamit. Yung hindi pwede, yung meron ka ng physical fill ID card, pero mag-avail ka ng printed e-fill ID. Hindi na yun allowed. Paano kung nawala yung aking physical fill ID card? Pwede ba ako makaklaim ng printed e-fill ID? Priority kasi ng pag-issue ng printed e-fill ID ay for those na hindi pa nare-receive yung kanilang physical fill ID card. Ngayon kung nawala yung physical fill ID card mo, stay tuned na lang kayo sa official Facebook page ni PSA Philsys Official. Ililink ko na lang din yan down below for fill ID replacement process. And guys, take note, kapag nawala mo yung inyong physical fill ID card, hindi mo na kailangan mag-register ulit kasi you already have Philsys number or PSN po. Kali report establishments na hindi tinanggap yung inyong printed e-fill ID, guys. Pwede kayong magreklamo sa Facebook page ni PSA via their hotline. And pwede rin kayong mag-send ng email sa kanila. Please include name ng establishment and branch, date ng transaction, and nature of transaction. Just because it's only printed sa piece of paper doesn't mean di na siya valid, diba? Anyway, report niyo yan as soon as possible. Hindi pwede yan. Discrimination yan. Charot. Ngayon naman guys, tuturo ko sa inyo step by step paano natin ma-avail yung ating printed e-fill ID. Guys, bago tayo magsimula sa tutorial, make sure na ready na yung inyong Philsys transaction slip that looks like this. Kasi kailangan po natin yung transaction number. Okay? Itong transaction number kasi ang magsasabi kung meron na tayong PSN. And if we do have PSN, then pwede tayong makaklaim ng printed e-fill ID po. Alright, so guys, kung ready na yung inyong transaction number, punta tayo dito. Don't worry, lilink ko down below yung link na ito. Ito po yung e-fill ID appointment system. Napunta tayo sa baba. Agree lang tayo. Now guys, just a reminder, dapat ikaw mismo yung pupunta during your appointment para maklaim yung inyong printed e-fill ID. For minors below 18 years old, kailangan kasama niyo yung parent mo or legal guardian kapag magka-claim ka ng inyong printed e-fill ID. So kung ready ka na, tap lang natin itong next.
And then enter natin dito yung transaction reference number na makikita dun sa ating PhilSys transaction slip. After entering the transaction number, double check mo guys, and then kung sure ka na, tap mo itong verify. Congratulations, your printed e-fill ID is ready for claiming. Click next to book an appointment at PhilSys Registration Center on your preferred date and time. So tayo mismo yung pipili ng date and time natin. So tap lang natin tong next. So guys, pwede ka mag-search by address or advanced search po. So kung piliin mo yung advanced search, tatanong kung saang region, province, municipality, and yung registration center na available sa area ninyo. And then, enter natin dito yung ating first name, middle name, last name, yung email, and ang mobile number. And then, I agree po. And then, tap next. Tapos, magsisend po sila ng 6-digit verification code sa registered email address and mobile number. Ngayon naman guys, piliin natin yung preferred date and time of appointment natin. Today is actually November 2, so try natin tomorrow. And then, dito sa baba, makikita natin na 80 slots lang yung available. So, piliin natin 8 a.m. tomorrow. And then next. After nyan guys, ito na yung ating appointment details. Andyan yung ating TRN, first name, last name, at saka yung registration center. So yung date is November 3 at 8 a.m. And then confirm lang kung sure ka na. Appointment is confirmed. You have successfully booked an appointment sa PhilSys on November 3 at 8 a.m. So tap natin itong next. Ito na yung ating e-fill ID appointment slip. So, screenshot lang natin siya, guys. And then, ito yung ipapakita natin doon sa PhilSys Registration Center po. Para maklaim na natin yung ating printed e-fill ID. Alright? Important reminders, please bring your TRN transaction number, appointment slip, and one valid ID. So, guys, ito na yung ating printed e-fill ID. Mainit-init pa siya. And also, pinalaminate ko na kasi sabi ni PhilSys representative, sensitive daw yung QR code nito. Kaya better kung ipalaminate daw agad. So, ginawa naman namin. Now guys, just to set your expectation, pagdating sa size, medyo malaki siya ng very slight sa regular na ATM card or sa mismong national ID talaga. Pero para sa akin, it doesn't matter as long as magamit natin siya sa kung anumang transaction na kakailanganin ng valid ID, diba? Also, temporary lang naman ito. Hindi naman ito yung mismong national ID talaga natin. Kaya, okay na ako sa size na to. So guys, tip ko lang sa inyo ha, gawin nyo talaga yung online tutorial na ginawa natin a while ago, yung paano i-claim yung printed e-fill ID. Kasi guys, nung pumunta kami kanina, ang daming nakapila and most of them ay hindi nakapag-online. So ibig sabihin, pumunta lang sila doon, nagbaka sakali na baka pwede silang makaklaim ng printed e-fill ID. So ganun lang po kasimple. If you have any questions, feel free to comment down below. Thank you so much for watching. See you next time. Bye for now.